Ang lahat po ay magsitayo sa pasimula ng pagdiriwa. Thank you.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga gili kong kapatid, ang misa ng Krisma ay tunay na ginaganap sa Huwebes Santo ng umaga. Yun ang tanging misa sa buong diocese o archdiocese sa umaga, at sa hapon ay ang misa ng huling hapunan. Ang Huwebes Santo ay ang araw ng pagkatatag ng dalawang sakramento. Ang pinakamahalaga ay ang banal na Eukaristiya. Yan ang huling hapunan. Yan ang umpisa ng tinatawag nating Holy Triduum, na yan ay pinaghandaan ng Kwaresma. Pero yung Holy Triduum ay yan ay masayang pagdiriwang kahit nakatutok din tayo sa kamatayan, ngunit nandiyan din ang pagkabuhay ng Panginoon. Sa umaga ng Huwebes Santo bilang pagtatapos ng panahon ng Kwaresma, tanda na hindi maaring magkaroon ng Eukaristiya kung wala ang kaparian. Nang kaparian, katulad ng Eukaristiya, si Jesus na biktima. Ang pagkapari ay si Jesus na walang hanggang pari. Kaya yung Huwebes Santo, ang umaga ay kapistahan ng kaparian na siyang magbibigay sa sambayanan ng kakayahan na makaisa si Kristo na banal na Eukaristiya. Kaya mahalaga nating malaman yan, napakahalaga sa ating pananampalataya. Unang banal na Eukaristiya, pero kung walang pari, walang Eukaristiya. Parehong Jesus yan. Jesus na walang gampare, Jesus na biktima. Si Jesus din ang altar na pinag-aalayan. Mga gili kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin ang pinaramal ka namin na Dios.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo po ang inyong anak na maging Mesiyas at Panginoon. Pinagbubuhusan mo ng Espiritu Santo kaming mga kasalo niya sa pagkakatalaga sa iyo ay maging mga katuwang ng nawa niya sa pagtubos sa mga tao sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon'y panahon nang iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga tagasyon ay paligayahin sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri yaong aawitin. Upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay inyong makakamtan. Aariin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita. At tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya't palagi ko
pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari na mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipis sa lupa. Magkakagayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang ni ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito, ang kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Manatiling nakatayo para sa pagbabaspas. Ating minamahal na Bikaryo General ng Arsidiocese ng Lipa, Monsignor Benji, ang mga rektor ng ating mga seminaryo, sa pangungunan ng rektor ng Theologate, Father Balilla, mga binamahal kong kaparian, pati yung mga sa pangungunan ng ating Arsobispo Gilbert A. Garcia ay tiyak na nakikisa sa atin sa pamamagitan ng live stream, mga mananampalataya, lalong-lalo yung mga katuwang ng ating mga kaparian sa mga sambayanan, sa iba't ibang parokya, mga kaibigan, kapatid sa iba't ibang dako na nakikinig at nakikisa sa atin, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon. Hindi ko nabanggit kanina na kaya natin ginagawa na kaugalian na dito sa Diocese ng Martes ang Christmas ay dahil malalayo ang mga ibang parokya. Kuminsan tatawid pa ng dagat. Lalo na dun sa mga ibang dioceses, maaring mas maaga pa bago pa dumating ang Holy Week para makadalo ang mga pari ay ginaganap ang Christmas sa ibang araw. Ngunit yan ay talagang misa sa umaga, kaisa-isang misa sa bawat sambayan, sa bawat diocese sa umaga ng Huwebes Santo, kung kailan pinagtitibay ng mga pari ang kanilang pangako ng paglilingkod at kabanalan. Na yan ay pangako na maging tunay na katauhan. Kinatawan sila, kinatauhan, katauhan ni Kristo para sa sambayanan. Yan talaga ang tungkulin ng mga pari na kailangan ng bawat sambayanan. Nandiyan talaga si Kristo, lalo sa pagkatao ng pari, ng mga obispo, ng Santo Papa, at siyang dapat panggalingan ng pagkakaisa na hindi bunga ng kasunduan o ng anumang batas, kundi ng kaisa-isang pagmamahal, pakikisa kay Jesus na buhay at maluwalhati kasama at bumubuo ng simbahan na kanyang katawan. Kaya ito ang misa ng Krisma, sapagat sa pamamagitan ng Krisma o sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo, tayo nagkakaisa. Spirit, yan ang ibig sabihin ng spirituality, ang ating pakikisa sa Espiritu ng Diyos.
Yan ay sa pamamagitan ng Krisma na binanggit sa unang pagbasang narinig natin mula kay Isaías, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako. Si Jesus ay sinugo ng Ama at ang lahat na nakikisa kay Jesus ay kaisa niya sa pagkakasugo. Anong layunin? Dalhin ang kabutihan sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin ng kabutihan, goodness, tanging ang Diyos lamang ang may ang tunay na mabuti at nagmamahal sa ating lahat at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang layunin natin. Si Jesus ay Mesiyas. Ibig sabihin, Kristo. Ibig sabihin, the anointed one. Ang anointment ay tanda ng malalim, talagang tunay na pakikisa sa Diyos. Tayo pinahira ng santo olyo, yung olyo galing sa oliba. Alam niyo kung batid natin yung oliba, yan ay matagal ang buhay. Wika nga nila yung mga puno ng oliba kung saan nagdasal si Jesus sa hardin ng Getsemani. Ay maaari yun pa rin na nandudun ngayon, 2,000 taon na, pero marami na yun sapagkat nanganak na. Hindi alam kung alin yan ang talagang tumangis si Jesus. Pero matagal ang buhay niyan, parang walang hanggan. Bago mamunga ang isang puno ng oliba, kuminsan ay ilang taon, kuminsan daang taon. Ako noon ay minsan ay tumira ako sa isang community sa Pransya. Mayroon silang olives at ako ay nagtrabaho din sa olives. Yung aking yung brother na namumuno, nung minsan ay napigtal ko isang sanga, napagalitan ako. Hindi naman talaga galit, pero pinagsabihan ako, hindi mo baga alam na yung bawat isang sanga ng oliba na magbubunga yan, yan ay bago lumago ay napakaraming taon. Kaya yung sagisag ng oliba, yan ang santo olyo, walang hanggan. At ang pahiran ng santo olyo sa lumang tipan ay ang hari, ang propeta, at ang pari. Pero sa bagong tipan, sapagkat si Jesus ay kaisa natin, ang pinapahiran ng oliba ay mga binibinyagan, yung mga ginagawang pari, yung mga may sakit, yung mga pinapahiran ng krisma, sa kumpil. At alam niyo yung kumpil, yan ay pinapahiran tayo muli ng santo olyo, kaisa tayo ng Diyos, tayo sugo ng Diyos. Wika nga natin, sundalo tayo ni Kristo. Sinusugo tayo. Hindi na tayo ipinanganak lamang na anak ng Diyos, kaya tayo pinahira ng krisma nung tayo binyagan, kundi tayo ay tagapagtaglay ng lahat ng biyaya ng Diyos, lalong-lalo ang buhay ng Diyos sa ibang tao. Yan ay sa bawat Kristiyano. Pero lalo sa pari. Ang pari ay lalong higit na pinahira ng santo olyo, tumanggap ng Espiritu upang maging tunay na kaisa ni Kristo. Napakahalaga sa atin mga pari ang maging oikaristiya din. At ang oikaristiya, handog ng Diyos sa atin at handog natin sa Diyos kasama na si Kristo. Yan ang nagiging dahilan ng pagkakaisa ng bayan ng Diyos. At kung wala si Kristo, kapag wala ang ordained ministry, walang Eucharistia. Pero katulad ng tayo 500 taon na nakaraan, unang misa at unang binyag ay nangyari. Ngunit umalis o namatay yung ibang mga pari. 44 taon na walang Eucharistia. Pero nandyan ang Panginoong Jesus sa anyong santo ninyo at pinanatiling nagkakaisa ang bayan ng Diyos sa kabila ng kawalaan ng misa. At nung dumating, nung 1565, yung talagang official Christianization of the Philippines, pinagdiwang natin yan ng 1965, 400 taon, noon nag-umpisa na natili ang mga pare, may misa. Pero mahalaga ang misa. Kung walang pare, walang misa. Yan ang pinagdiriwang natin sa Huwebes Santo. Nung itinatag ni Jesus, nung gabi bago siya mag-alay ng buhay, bago nung Biyernes Santo, yung madugong pag-aalay, itinatag niya ang sakramento. Instrumento para maging sagrado
instrumento, mento, upang maging sacred, maging banal kaysa ng Diyos. Anong paraan para makaisa natin yung kanyang pag-aali ng sarili? Sapagkat yung nangyari nung, sa isang madugumpara noong unang Biyernes Santo, siya na ang pare, siya pa ang altar, siya pa rin ang biktima na inaalay para maging makaisa tayo niyan, katulad ng Mahal na Birhen at ni San Juan at nung kakaunting mga disipulong nandudun sa tagpong iyon sa Kalbaryo. Yung Kalbaryo dinadala sa atin sa lahat ng lugar, dinadala sa lahat ng panahon kung saan nagkakasama-sama ang nakikisa kay Kristo, ang katauan ni Kristo, ang katauan ni Kristo, yan ang simbahan. Nariyan ang Misa, ang Eucharistia na itinatag niya nung unang huling hapunan, nung unang Biyernes, Huwebes Santo. Sinabi niya, kumuha siya ng tinapay, sinabi niya, ito ang aking katawan at ibinigay sa kanyang mga disipulo upang sila maging kaisa ng kanyang katauhan. Ganun din ang alak. Hindi naging alak, hindi na yun alak, kahit amoy alak yan, kahit lasang alak yan, kahit yan ay tingin mo'y alak. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Hindi ito kunwari aking dugo, ha? Ito ang aking dugo. Ang Diyos na lumikha sa liwanag at nagkaroon nga ng liwanag, lumikha sa lahat ng bagat, nalikha nga lahat. Ang Diyos na yan nagsabi, ito'y aking dugo. At sinabi niya, doon sa ikalimang kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan, ang sino mang hindi tumanggap, hindi kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang Eucharistia. Mahal niya tayo at mahal niya tayo hanggang sa kahuli-hulihan, kaya kanyang itinatag ang banal na Eucharistia upang makaisa siya sa anyong tinapay at alak, ngunit yung katawan at dugo ni Kristo, nakakaisa natin siya. At nung sinabi niya, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin, noon niya itinatag ang kanyang mga disipulo na ipagpapatuloy itong ginawa niya. Natatandaan natin dun sa Emmaus, yung dalawang disipulo na litong-lito dahil sa nangyari, hindi nila akalaing patayin si Kristo. Pero nabalita nila na buhay siya maguli. Naglalakad si Kristo kasama nila, hindi nila nakilala sapagkat siya malwalhati na. At itinuro sa kanila, bakit kayo nag-alinlangan? Itong sinasabi sa banal na kasulatan na dapat mangyari at nangyari nga. At nung dapat hapon dumating sila dun sa tutuluyan nila, sinabi nung dalawa, na akala nila si Kristo, hindi kilala si Kristo yun, magpapatuloy sa paglalakbay, sinabi, dumito ka muna, manatili sa amin. Yan ay dalangan natin, dumito ka Panginoon, manatili ka sa amin. Remain with us, Lord. At He will remain sapagat nandyan ang Eucharistia. At noon nga, noon sila'y naghahapunan, kinuha ni Jesus ang tinapay, at saka alak, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos, nawala siya at naunawaan ng dalawa, si Jesus ang kanilang kasama. Kasama lagi natin si Jesus. Yan ang dapat nating malaman, dapat nating sampalatayanan. Nakakaisa natin siya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia at nagpapatuloy ang Eucharistia. Makakaisa natin siya ng mas malalim pa sa pamamagitan ng paglilingkod ng kaparian na pinili ni Jesus. Kaparean na dapat ay puspos ng Espiritu Santo. Kaparean na dapat magpalakas sa pananampalataya ng mga sumusunod kay Kristo. Kaparean na dapat siyang magpatuloy na makita ng sambayanan. Si Kristo'y kailanmay hindi iniiwanan ang kanyang kawan sapagkat ang kanyang pagmamahal ng Ama ay walang katapusan. Yan ang Eucharistia. At tayo ay mapalad na hindi iniiwan, bagkus ngay lalo tayong inaalagaan ng Panginoon Diyos. Ang mga pari, kaming mga pari, tungkol ay pag-isahin ang sambayanan, ipadama sa kanila na si Jesus hindi kailanman lumilisan ng Panginoon, ay laging kapiling at sila'y pinapalakas. Kailangan natin ngayon ito, lalo ngayon, na parang inilalayo tayo sa Diyos, dahil sa takot, dahil sa sakit, ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas.
ang Diyos ang tanging nating pag-asa, dapat malaman niya ng lahat. At yan ang itinuturo ng ating kaparian sapagkat si Jesus ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Si Jesus ang nagpapagaling sa pamamagitan nila. Si Jesus ang nangangaral sa pamamagitan nila. Si Jesus ang nagsasabi, huwag kayong matakot. Narito ako. Ang tanging tagapagligtas dapat sa mga panahon ito marinig yan sa mga bibig ng ating kaparian at makita sila na pinalalakas ang pananampalataya ng ating sambayanan na nanghihina dahil sa takot, dahil sa mga nangyayari sa kapaligid natin, dahil akala na iniiwan sila ng Diyos, ngunit hindi. Kung tayong mga pastol na hinira ni Kristo'y sasamahan lagi ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatid sa pananampalataya, dapat maunawaan nila, magtatagumpay tayo sapagkat ang Diyos hindi matatalo. Magtatagumpay ang Diyos laban sa lahat ng mga gawain ng masama. At ang tanda niyan, ang Eucharistia. Ang tanda niyan, ang simbahan na katawan ni Kristo. Ang tanda niyan, kahit anumang mangyari, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sapagkat nandyan ang katapangan ni Kristo handang mag-alang ng buhay na nakikita sa kanyang mga hinirang na mga alagad. Kuminsan tayo din talaga natatakot. Hindi, naundamaan natin yan sapagkat tayo makasalanan. Natatakot tayo kuminsan sapagkat hindi tayo sigurado kung tayo pupunta sa langit. Hindi tayo sigurado kung tayo kaisa ni Kristo. Ngunit nandyan ang sakramento. Ang mga sakramento, kahit na yung sakramento ng may sakit, nagpapagaling. Ang sakramento ng may sakit, nagpapalakas. Dapat yan ay nasa lahat ng mga natatakot, mawala ang buhay. Higit sa lahat, pinapakita ng sakramento, nariyan ang instrumento para maging kaisa ng Diyos. Walang kamatayan. Walang makatatalo sa ating kasalanan. Mapapatawad tayo. Ang Krisma na dahilan na pinanggalingan ng salitang Kristo ay binibigay sa atin. Bakit? Sapagkat si Kristo na anak ng Diyos na nagtagumpay sa kamatayan ay siya ang nananatili sa atin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikabalisa. Hanggat nasa atin ang Diyos, magtatagumpay tayo. Basta ang pananampalataya natin malakas, tayo magiging malakas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ng salitang Jesus. At siya'y laging suma sa atin. Yan ang Emmanuel. Magiliw kong kapatid na mga pari, sana'y sa oras na ito, na tayo magdiriwang ng pinakamalagang misteryo ng ating pananampalataya, huwag natin ipagkait sa ating mga sambayanan ang pagmamahal ni Jesus. Pagdasal natin sila. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon para maipakita natin na si Jesus ay buhay na buhay sa atin at nakikita yan ng ating mga pinagkatiwala sa atin. Si Jesus ay kapiling natin naway masabi nila, Panginoon, manatili kay sa amin. Kaya naman kayong mga bayan ng Diyos, mga giliw kong kapatid ng mga mananampalatayang hindi pari, hindi ordinaryo, idalangin ninyo ang ating mga pari. Pagkat ang tapat na pari ay tiyak na larawan ni Jesus. Hindi lamang yung tinapay at alak ang nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ang matapat na pari ay si Kristo sa kapiling ninyo at si Kristo na magiging dahilan para kayo man ay kaisa ng katawan ni Kristo. Siya ang puno, siya ang ulo, tayo ang kanyang mga sangkap, tayo ang kanyang katawan. Yan ang simbahang tunay. Ang simbahang katawan ni Kristo, nagkakaisa sa Eucharistia at sa mga sakramento nang nagbibigay, lalo sa Eucharistia, ay ang kaparian. Ipagdasal nyo kami. Patawarin nyo kami sa aming mga maaring pagkukulang na marami. Makasalanan din kami. Ngunit sa kabila ng kahinaan ng aming pagkatao,
pinili kami maging pare upang kayo ay maging anak ng Diyos. Kaya para matupad ang nais ng Diyos sa inyo, na matutupad kung ang Diyos ang masusunod lagi, ngunit hindi natutupad dahil tayo nagkukulang din, pagdasal nyo. Magkaroon sana ng marami pang pare at mga taong konsagrado. Yan ang hilirang mahal na birin. At sana'y tunay na sila ay si Kristong nananatili sa piling ng kanyang mga minamahal. Pagsasariwa sa mga pangako sa pagpapari. Ang mga pari po ay magsitayo. Mga kapatid kong pari, ipinagdiriwang natin ngayon ang nangyari noong huling hapunan. Ang mga alagad at tayo mga kahalili nila ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo ng pakikisa sa kanyang pagkapari. Sa harap ng pagtitipong ito ng banal na sambayanan ng Diyos na pinangangasiwaan ng lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, ipinangangako baga ninyong muli na kayo'y mamamalaging tapat na alagad ng Diyos bilang mga pari ng bagong tipan na pinagtibay ng Panginoong Jesus. Opo, ipinangangako ko. Noong kayo ordinahan, inako ninyo ang pananagutan ng pagkapari bilang panata ng pag-ibig sa Panginoong Jesus at sa kanyang sambayanan. Ipinangangako ba ninyong muli na kayo matalik na makikisa kay Kristo at patuloy ninyong pagsisikapang tumulad sa kanya sa pamamagitan ng kusang loob na pagtalikod sa pansariling kaluwagan upang kayo mamalaging laan para sa paghatid ng kanyang kapayapaan? Opo, ipinangangako ko. Pinangakaan ko ba ninyong muli na matapat ninyong ipahayag ang misteryo ng pananampalataya at pangunguluhan ninyo ng taimtim at kaakit-akit ang banal na paghahain ng pasasalamat at ang mga iba pang kinagampanang pagsamba ng sambayanan bilang pagtulad sa ulo at pastol nitong si Jesucristo na nagtuturo ng daan ng pananampalataya at naglilingkod sa kapwa-tao nang walang hangad gamitin ito para sa pansariling kapakanan? Opo, ipinangangako ko. Mga kapatid, magdasal kayo para sa mga pari. Ipakiusap ninyong kay Kristo na palakasin niya ang loob ng mga pari upang mapangatawanan ang kanilang panagutan ng may ganap na pag-ibig at katapatan at upang kay kanilang maakay sa masaganang batis ng kaligtasan. Ang lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, gayon din ako ay inyong ipagdasal. Kami maraming kapintasan at kakulangan. Ang mga ito'y huwag nawang maging sagabal sa tapat na pagtupad sa pananagutan ng mga apostol na iniatang sa amin ng Panginoon Jesus.
ipakiusap ninyo sa kanya na siya'y aming matularan sa pagiging dakilang pari at mabuting pastol, tagapagturo at tagapaglingkod ng lahat upang ang aming buong pagkatao ay maging tagapaghatid ng maasahan niyang paglagi sa piling ninyo araw-araw. Panginoong Jesucristo, pag-iusap namin sa iyo, ang obispo'y tulungan mo, mag-ingkot sa mga tao ng may diwamong totoo. Lingapin nawa tayong lagi ng mapagmahal na Panginoon, panatiliin tayong nakikiisa sa Kanya bilang mga pari at kaanib ng Kanyang sambayanan na inaakay Niya sa buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas sa mga langis at pagtatalaga ng Christmas sa Diyos. Ito po ang langis para sa banal na Krisma. Ito po ang langis para sa may sakit. Pagbabasbas sa langis para sa may sakit. Ang lahat po ay magsitayo. Ama naming makapangyarihan, kayo ang nagbibigay ng tanang kaaliwan at kagalingan na dulot ng inyong anak sa mga may karamdaman. Paunlakan niyo po ang pagdalangin naming nananampalataya upang itong langis na katas ng halaman para sa aming kagalingan ay puspusin po ng Espiritu Santo na aming patnubay at inyo pong basbasan naway makamtan ng mga papahiran ng langis na ito na kalaan sa ikagagaling at ikalulusog ng mga may karamdaman. Kahit basbasan po ninyo ang langis na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama po ninyo ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagtatalaga ng Christmas sa Diyos. Manalangin tayo upang itong langis ay basbasan ng Diyos sa mga makapangyarihan para makamtan ang pagbabago sa kaibuturan ng sangkatauhan ng mga papahiran nito sa ikapagkakamit ng buhay at dangal ng poong may kapal.
Panalangin ng pagtatalaga. Ama naming lumikha, kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng pagsulong sa kabanalan. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan ng iyong sambayanan. Sa pasimula pa, ang lupa ay iyong inutusang tubuan ng mga namumungang bungang kahoy at halaman. Mula sa bunga ng punong ulibo, ang banal na krisma ay pinagkaloob mo. Matagal pa bago maging tao ang iyong anak, si Propeta David ay umawi tungkol sa kagalakang dulot ng langis na gagamitin ng mga sakramento ng iyong pag-ibig. Noong magunaw sa baha ang makasalanang daigdig, kay Noe ay niloob mong kalapati makabalik taglay sa kanyang tuka ang tangkay ng ulibo upang ipahiwatig ang kapayapaang kaloob mo. Kinusa mong noon pa may mabanaag na ng tao ang darating na higit pang dakilang kaloob mo. Ngayon nga, ang aming mga kasalanan sa tubig ng binyag ay nahuhugasan at ang sinag ng kaloob sa aming kaligayahan ay lalong pinatitingkad ng pagpapahid ng langis ng ulibo. Iniutos mo kay Moises na ang kapatid niyang si Aaron ay hugasan sa tubig at gawin niyang siyang pari sa pagbubuhos ng langis. Dito rin ay mababanaag ang iyong inilalaan sa aming dakilang hinaharap. Ito'y ang pagbaba na may anyong kalapati ng inyong sinugong Espiritu Santo kay Jesus. Kalakip ang pasabi na siya'y bugtong ninyong anak na nagtatamasa ng inyong pagkasi. Ito'y naganap noon siya'y binyagan sa ilog Jordan, alinsunod sa kanyang kahilingan kay Juan. Ito nga ang malinaw na katuparan ng sinabi ni David noon pamang araw na si Kristo ay bubuhusan ng langis ng kagalakan upang tanghaling pinakadakila sa lahat ng kanyang kapwa. Kaya nga kami ay nananawagan sa iyo, Ama namin, basbasan mo ang langis na iyong nilikha sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesu Kristo. Puspusin mo ito ng iyong Espiritu Santo mula sa taguring Kristo sa iyong anak. Ang langis na ito ay krismang tinatawag na siyang langis ng paghirang sa mga pari at hari, sa mga propes at mga martir na di magagapi. Ang krismang ito ay magatid nawa ng buhay at pagliligtas para sa mga muling isisilang sa tubig ng binyag. Mahugasan nawa ang kasalanang minana sa pagsuway ni Adan. Ang mga papahiran ng langis na banal ay maging tahanan nawa ng iyong kadakilaan upang sila'y magningning sa buhay at kabutihan na iyong ibinibigay sa mga binibinyagan. Ang mga papahiran ng krisma naway makasalo sa paghahari, pagkapari at pagkapropeta ni Kristo. Mapasa kanila nawa ang buhay niyang mag-aakay sa piling mo. Maghatid nawa ng kaligtasan ng langis ng krisma na ito sa mga muling isisilang sa tubig ng Espiritu Santo. Sa inyong kaharian, kamtan nawa nila sa pamamagitan ni Jesu Kristo ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat sa pagdiriwang ng huling hapunan. Oh.
manalangin kayo, mga gili kong kapatid, upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin, ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa paghahain ito ay siya nawang manaig sa dating kahinaan ng aming pagkatao at pagpapatatag sa aming pagbabago at pagtubos sa amin sa pamamagitan ni si Kristo na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kami na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang inyong anak ay naging lingkod mo upang mayhain ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan po ninyo upang kami makapaglingkod sa inyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginagampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo ng huling hapunan, ang pagkain ng anak ninyong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa inyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya, kaysa namang helo nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ang inyong kaharian, langit, lupa, nagpupugay sa iyong kadakilaan, nagmulat sa bulan, sa bilay ay nagpalakad at nakirahay sa alam. Ama naming banal, dapat ka pong purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo po ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para makasambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakabarin mo po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa inyo. Ito po nawa ay maging katawan at dugo ng inyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin
ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang mister ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng inyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat kay aming iniaalay sa inyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan niyo pong handog na ito ng inyong simbahan. Masdan niyo po ang inyong anak na nag-alay ng kanyang sariling buhay para kami ipagkipagkasundo sa iyo. Loobin niyo pong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Gilbert, ang lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan, Ama naming wawain. Kupkupin mo at papagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at samasamang magtatamasan ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. 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 Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoong Hesus, awitin natin ng buong pagmamahal ang panalangin sama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan. Ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa kasisiyan ng inyong kalooban, nabubuhay at nakahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo kay po isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kaloob mo sa amin. Ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nang aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay marapatin po ninyong maging masarap langhapin na dahil sa halimuyak ng anak ninyong suma sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga pari. Ama naming mapagmahal, sa kadakilaan ng inyong pag-ibig, nilikha po ninyo ang daigdig. Sa hangarin ninyong kami manatili sa inyong piling, isugo po ninyo ang inyong bugtong na anak na naghandog ng sarili para sa aming kaligtasan. Sa inyong kasigasigan, itinatag po ninyo ang inyong sambayanan upang kami patuloy na makabahagi ng inyong kabutihan. Hanggang sa kasalukuyan lagi ay patuloy ninyo kaming pinangangalagaan at pinangungunahan sa pamamagitan ng inyong mga obispo at mga pari. Sa katauhan ng lahat ng kaparian, ang mga ito'y patuloy naming nararanasan. Kaya't bilang pagkilala at pasasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan, ipahintulot po ninyo na ipanalangin namin sila ngayon. Ama naming butihin, sa kaganapan ng inyong pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong simbahan, pinagkaloob po ninyo sa amin ang dakilang pari na naghandog ng kanyang buhay upang ang inyong pagliligtas sa amin ay mabigyang katuparan at kaganapan. Binigyan ninyo kami ng mga banal na pari upang sa amin ay mga siwa, humubog at maglingkod. Hinihiling po namin sa inyo na huwag ninyo silang pababayaan. Sa halip ay patuloy na pangalagaan. Sa kanilang kabataan at kasigasigan, sila ay inyong patnubayan at gabayan. Sa kanilang kahinaan at karupukan, sila ay inyong palakasin at patatagin. Sa kanilang pagtanda at pagkakasakit, sila ay inyong damayan. At pagkalooban ng mabuting kalusugan. Sa kanilang pangungulila at kalungkutan, sila inyong aliwin at tuwangan. Sa kanilang kasayahan at pag-uugnayan, sila inyong pangunahan at pagbuklurin. Sa kanilang paglilingkod at paghahangad ng kabutihan at kagalingan namin, sila inyong papagningasin at aming tulungan at hikayatin. Sa kanilang pag-unawa at pagsisika para sa amin, sila ay itaguyod, unawain at kalingain namin. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sila po ay inyong panatilihin sa paglilingkod sa aming sambayanan at angkan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tulong ni Maria na ina ng mga pari at ni San Jose na aming pintakasi. At sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak ninyo at kapatid namin, nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa libingan para sa mga yumaong obispo at pari. Panginoon Jesucristo, maluwag sa kalooban ninyong isinuko ang inyong sarili sa kamatayan upang lahat ay maligtas at makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay.
ipinagkalubo po ang aming mga minamahal na sina Archbishop Olalia, Bishop Jose Salazar, Monsignor Librea, Monsignor Yatko, Monsignor Umali, Father Julio Lipat, Father De La Torre, Father Eladio Lipat, Ricardo Salazar, Father Antonio Pereira, at iba pa. Pati yung nakalibing sa libingan ng mga pari. Ay magalak naway magdiwang sa pagtanaw sa inyong kaluwalhatian, kayo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang mapagmahal, iniligtas mo po kami sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Dinggin niyo po ang aming panalangin para sa inyong mga yumaong obispo at pari sa inyong pag-ibig at habag. Ibilang mo po sila sa hanay ng inyong mga banal sa langit. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sila nawa ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Naway ang kaluluwa ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Minamahal na mga kapatid, tinawag tayo ni Kristong Guro, Pare at Pastol sa banal na orden ng pagkapari sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia. Sinariwan natin ang ating pagtatalaga ng sarili na namuhay sa isang pamamaraan na laging karapat-dapat sa bokasyon na ating tinanggap. Gayun din, binasbasan natin ang Krisma at ang langis para sa mga may sakit upang bigyan diin ang misteryo ng simbahan bilang sakramento ni Kristo na nagpapabanal sa bawat pangyayari at katatayuan ng buhay. Igalang, ipagpitagan at pagkaingatan ninyo ang Krisma at langis na ito na mga pananda ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang mga tao, mga puok at mga bagay na mapapahiran nang mga ito ay magbibigay ningning ng kabanalan ng Diyos na dahilan sa kahangahangang handog ng kanyang pag-ibig ay naghahangad na ang mga panandang ito ay magpanibago sa mga pangyari sa kasaysay ng ating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Purihin ang ngalan ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglayin ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.